Hi guys, hello everyone, hello mga sisilab, welcome back again to our YouTube channel, and this is me, your sisilab's Chadgene. And for today's video mga sisilab, ay meron tayong itatry na isang pang bleach at i-review na rin natin. So usapang pang bleach ito mga sisilab, kaya ang gagawin natin ngayon ay magbe-bleach po tayo ng buhok. At ituturo ko na rin po sa inyo kung paano mag-bleach na makaka-reach tayo kaagad ng up to level 8 or 9 na lifting ng ating bleach. And by the way mga sisilab, ang ibibleach natin ngayon na buhok ay na-rebond po ito 2 years ago. Makakapal po ang kanyang strands, and the same time hindi pa ito nakukulayan. So kung interesado kang malaman kung paano natin ito ibibleach at kung anong pang bleach ang ating gagamitin, please keep on watching. Pero bago ang lahat, please don't forget to subscribe to our YouTube channel. Click the notification bell para always po kayo updated pag meron po tayong mga bagong upload dito sa ating YouTube channel. And let's get started! Alright mga sisilab, so before tayo mag-jump sa ating application ng ating bleach, ay papakita ko muna sa inyo yung ating gagamitin, at the same time i-review na rin po natin. Ito po yung Max Kera Protien Hair Bleaching Powder, formulated with keratin and collagen, and it's fast-acting, no ammonia, and of course, dust-free. And it comes with a 500 ml and nakalagay po siya sa isang jar or tub. So, sa atin naman pong application mga sisilab, gagamit po tayo dito ng 9% oxidizing cream na imimix natin po sa ating bleaching powder. At ang gagamitin natin na brand ng ating oxidizing cream is from Bremod Performance. At ang atin naman pong mixing ratio ng ating bleaching powder at ng ating oxidizing cream is 1:1, since po ang buhok ng ating client is a virgin hair at makakapal ang strands. So meaning to say, kung gaano po karami ang ating pong bleaching powder, ganun din po kadami ang ating oxidizing cream. Pagkatapos natin ma-mix yung ating oxidizing cream at bleaching powder, ngayon naman po ay lalagyan natin siya ng bond protector, at ang gagamitin natin po is from Bremod Superplex. Kaya po naglagay po tayo ng bond protector, syempre para maprotektahan na rin po yung buhok ng ating client from rubberize at damages. So after natin ma-prepare yung ating bleaching mixture mga sisilab, we will now proceed sa ating application. At tips ko pala sa inyo mga sisilab, once na kayo po ay magbe-bleach ng buhok, wag na wag nyo na pong sya-shampoohin yung buhok ng ating client. Bali, diretso na po tayo sa ating application para hindi po ma-wash out yung natural oil na nandyan sa buhok ng ating client na siyang magsisilbing pinaka-protector na rin po para makaiwas sa dry or damage sa buhok ng ating client. So sa akin naman pong application na ginawa dito sa buhok ng ating client ay nag-apply po ako 1 inch away from the scalp, so hindi ko po sinagad yung pinaka-bleach doon sa roots ng ating client. Pero optional lang naman po yun mga sisilab, pwede nyo rin pong isagad yung pinaka-bleach sa anit ng ating client. Pero extra careful lang din po kayo dahil alam naman po natin na ang pang-bleach ay mahapdi at masakit sa anit. Pero dito mga sisilab, as I said, hindi ko na po siya isinagad sa anit dahil meron din po kasi akong gagawin sa kanya na isang fashion color, at ilalagay ko sa dulo ng video ito kung ano po yung ginawa ko sa kanya at ano ang kanya magiging itsura kahit na hindi ko isinagad yung pang bleach sa anit ng ating client. At isa pang tips pagdating po sa application ng ating pang-bleach mga sisilab, kinakailangan na well saturated po ang ating application para maiwasan po na magpatchy yung ating ginagawang pag-bleach. Kinakailangan na maganda po yung ating pagkaka-apply ng ating pang-bleach at hindi po natin siya tinitipid para pantay-pantay po ang magiging resulta or kinakalabasan ng ating pag-bleach. At pag-usapan naman po natin yung pang-bleach na ito mga sisilab. So upon application, hindi naman po siya mahirap i-apply dahil napaka-creamy niya at hindi po nagbuo-buo yung kanyang mixture. At isa sa mga napansin ko din dito mga sisilab ay mabilis po siyang mag-effect or mabilis yung lifting ng pang-bleach na ito kahit hindi pa ako natatapos mag-apply dito sa back area. Which is very nice mga sisilab, dahil isa rin yung sa mga gusto ko yung mabilis yung lifting ng pang-bleach na atin ginagamit.
So kahit na nakita na natin na umi-effect na yung pinakailalim or nag-lift na yung pinaka-bleach niya mga sisilab, proceed lang po tayo sa ating application hanggang sa matapos tayo sa pag-a-apply. Alright mga sisilab, so ayun, tapos na po tayo sa ating pag-apply ng ating pang-bleach. As you can see, halos nag-lift na lahat dito sa pinaka-back area, pero mayroon pa ako nakikitang ibang parts na medyo dark pa. So ililive naman po natin yung ating ginawang application dito ng 20 to 30 minutes, then afterwards ay babalikan natin at tingnan natin kung ano ang kanyang magiging hitsura after 20 or 30 minutes natin siyang ibinabad. At makalipas nga po ang 30 minuto mga sisilab, so binalikan na natin yung buhok ng ating client. As you can see, almost po ng kanyang buhok ay nag-lift into level 8 or 9 na po agad yung na-reach natin na blandness. Pero napansin ko dito sa babang parts niya or sa laylayan ng kanyang buhok ay meron pang mga dark spots or dark area. So ang gagawin naman natin ngayon ay magmi-mix tayo ng another mixing ng ating bleach at oxidizing, dahil magre-reapply po tayo or magre-reactivate po tayo ngayon ng ating application ng ating bleach. So kanina kung napansin nyo ay gumamit tayo ng 9%, since magre-reactivate po tayo ng bleach ngayon, so ang gagamitin ko lang po is 6%, at ang atin naman pong mixing ratio is 1:2. So ibig sabihin, halimbawa 100 grams ang ating bleaching powder, so ang atin naman pong oxidizing cream ay magiging 200. Yan po ang 1:2 mixing ratio ng ating bleaching powder and ng oxidizing cream. And of course, hahaluan na pa rin po natin siya ng ating band protector, gamit pa rin ang Bremod Superplex. So after natin ma-prepare yung ating second mixture, at ngayon naman po ay magre-reapply na po tayo or magre-reactivate po tayo ngayon ng ating application. So sa pag-apply naman po sa pangalawang pagkakataon mga sisilab, kung meron kayong napapansin or nakikita na mga dark spots, dark areas, ay doon lang po kayo mag-focus. Kung mapapansin nyo na medyo super light na yung ibang parts, so huwag nyo na pong lagyan. So mag-focus lang po talaga tayo doon sa pinaka dark area. So bali dito sa ating second application or sa ating pagre-retouch ay hindi ko pa rin po isasagad yung pinaka-bleach sa anit ng ating client. Alright mga sisilab, so ayan, almost done na po tayo sa ating reapplication dito sa ating pang-bleach. And so far, okay naman po ang kanyang lifting sa unang ating apply. Pero yun nga po, may nakita ako na mga medyo dark pa. Siguro yun yung mga parts na medyo resistant. So doon tayo mag-focus sa ating application para mas even yung magiging result ng ating bleaching. Pero all in all, maganda po ang pang-bleach na ito. Hindi po siya mahirap i-apply. Napaka-smooth niya at hindi po siya nagbubuo-buo yung kanyang mixture. Alright mga sisilab, so tapos na po tayo mag-reapply or mag-reactivate ng ating bleach. Ngayon naman po ay bababad naman po ito natin ng another 20 minutes, then afterwards ay babanlawan na po natin.
At pagkatapos ng 20 minutes na babad mga sisilab ay binanlawan ko na rin po siya with shampoo, treatment and conditioner. And of course ay papatuyuin po natin ito ng 100% dry. At panoorin nyo po or tapusin nyo po ang video nito mga sisilab dahil ipopost ko po sa dulo ng video nito yung ginawa ko sa kanyang mermaid hair color inspired. Kung ito po ba ay have or wale. At sa mga magtatanong kung saan pwedeng maka-avail ng pang bleach na ito na Max Kera Hair Bleaching Powder, ilalagay ko na lang po yung link dyan sa description kung saan pwede kayong bumili or saan kayo pwedeng mag-avail, or pwede nyo pong i-PM si Sir Romnick Taboy sa kanyang Facebook para direct po kayong makapag avail sa kanya. There you have it mga sisilab. So ito na po ang naging result sa ating ginawang pag-bleach sa buhok ng ating client. As you can see, napakaganda ng lifting ng bleach na ito. Halos nakakuha tayo ng up to level 9 or merong parts na level 10 na din. So napakaganda itong lagyan ng fashion color. So check it out mga sisilab sa dulo ng video nito, yung aking ginawang mermaid hair color inspired. Kung ito po ba ay have or wale, and comment your thought below. So hanggang dito na lang po ang video nito mga sisilab. Sana ay nagustuhan nyo po ang ating hair bleaching process gamit nga po ang Max Kera Hair Bleaching Powder. At kung nagustuhan nyo naman po ito, please give this a thumbs up and don't forget to subscribe to our YouTube channel and click notification bell para always po kayo updated pag meron po tayong mga bagong upload dito sa ating YouTube channel. And this is Chadgene saying have a great hair day always mga salam until next video. Bye! I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Dial my number twice, promise I'll pick up the line. I see you're worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down to